What's up guys? It's me Romark and welcome to my YouTube channel. For today's video, samahan niyo ko. Pupunta tayo sa bagong bukas na Manila Zoo. Yes guys, pupunta tayo sa Manila Zoo at dadalawin ko ang mga kamag-anak ko. At dahil medyo nakakaluwag, eto, nag-taxi ako. So andito na nga ako guys sa Manila Zoo. Bale nagbubukas pala ito ng alas 9 ng umaga at nagsasarado ito ng alas 6 ng gabi. Nakarating pala ako dito ng mga alas 8 ng umaga at makikita nyo naman mahaba na kagad ang pila sa labas pa lang. Natatandaan ko noon ang huling punta ko pa dito sa Manila Zoo, parang mga 10 years old pa lang yata ako noon. By the way guys, bawal pala magpasok ng kahit anong klaseng pagkain dito sa loob ng Manila Zoo. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Ang entrance pala dito sa Manila Zoo, kapag hindi ka residente ng Maynila, ay 300 pesos. Kapag residente ka naman ng Maynila, ay 150 pesos lang. Kapag estudyante ka na taga Maynila, ay 150 pesos lang ang entrance mo. At kapag estudyante ka naman na outside Manila, ay 200 pesos naman ito. Kapag government employee ka naman o teacher na taga Maynila, 100 pesos lang ang entrance mo. At may discount din para sa mga kababayan nating PWD at mga senior citizen. Advice lang guys, bago kayo pumunta sa Manila Zoo, kailangan nakabook na kayo ng ticket nyo online para hindi na kayo mahassle sa haba ng pila. Ilalagay ko na lang sa description sa baba yung link kung paano mag-book ng ticket dito sa Manila Zoo. So heto nga guys, nakapasok na ako. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na yung malaking pagbabago sa Manila Zoo. Bungad pa lang guys, yung iconic na elephant na kagad yung makikita mo. Siya si Mali guys, yung Asian female elephant, yung main attraction dito sa Manila Zoo. Matatandaan nga guys, noong 1977, inirigalo ito ng Sri Lankan government sa dating First Lady na si Imelda Marcos. Dahil mag-isa nga lang si Mali at wala siyang kasama, binansagan nga siyang the loneliest elephant in captivity. Nagkaroon nga rin ng panawagan noon ng iba't ibang animal advocates na ibalik na lang si Mali sa wild. Dahil nga mag-isa lang siya. Masarap din naman kayong mag-isa. Nagustuhan ko nga rin dito sa Manila Zoo yung kanilang aviary o yung malaking cage para sa mga ibon. Makakakita ka nga dito ng iba't ibang klaseng ibon. Merong malaki at meron ding maliliit na ibon. Meron nga daw ditong 38 species ng mga ibon. Isa din sa nagustuhan ko dito sa Manila Zoo ay itong parang footbridge nila. Dito ka dadaan sa tulay at makikita mo yung mga hayop sa ibaba mo. Next naman guys ay dito sa Butterfly Garden. Dito ka makakakita ng iba't ibang klaseng paru-paro. May mga art na gawa sa butterfly. Meron ding mga dried butterfly.
Sa tabi ng Butterfly Garden ay makikita mo ang isang souvenir shop. Meron ditong iba't ibang klaseng pang souvenir at pang display. Merong mug, t-shirt, at mga frames. Meron ding mga tote bag. So guys, dito na tayo sa mga reptiles. Napansin ko lang nga itong magjowang to, kanina pa nahahagip ng video ko. Kung saan ako pupunta, dun din sila pupunta. So guys, ito nga guys, oh, merong ang iguana. Tapos guys, ito naman yung pagong na kalahating elepante, na kalahating baboy. Tapos guys, andito na pala tayo sa Congress. Charis! Ang cute na itong isang to, ang sama makatingin. So guys, eto na tayo. Andito na tayo sa mga kamag-anak niyo. Ito guys, oh, napakalaking sawa, nakakatakot. Apakataba. Dito naman guys, tumayo yung balahibo. Napakadaming ahas, oh, tapos nagsisiksikan sila dun sa kahoy. Ayan, oh, shucks.
So guys, andito naman tayo sa mga lion. Ayan, tapos meron ding ostrich. Ito kaya yung nahuli, yung tumatakbo nung pandemic. Sa bandang malayo guys, merong mga usa. Meron ding zebra. So ayun nga guys, andito naman tayo sa mga tiger. Ayan, ang bait ng tiger na to, feeling ko pwede ko siyang maging pet. So guys, ito na nga yung dahilan kung bakit bawal magdala ng pagkain sa loob ng Manila Zoo. Kasi nga, may mga nagtitinda ng pagkain sa loob ng Manila Zoo. Sa akin, okay lang to kasi yung kikitain nila dito pwede nilang magamit para sa maintenance ng Manila Zoo. So guys, andito naman ako sa may botanical garden sa loob ng Manila Zoo. Ito talaga magjowang to kung saan ako pumunta nakasunod. Ano gusto niyong palabasin? Masaya kayo? Ako hindi? Shoutout pala sa mga plantito at mga plantita dyan. Isang masayang karanasan nga ang makabalik dito sa Manila Zoo. Una, maraming salamat sa lahat ng taxpayers, lalong-lalo na sa mga residente ng Maynila, sa pagpapaganda ng Manila Zoo. Hindi ito utang na loob sa kahit na kaninong politiko, kasi pera ng bayan ang ginamit dito. Sabi nga sa isang quote na nabasa ko, "The earth is large enough for all to share, but mankind's heart is not large enough to care." Hindi lang tao yung may buhay na nilikha ang Diyos. May mga hayop at may mga halaman din. Kaya kailangang i-share din natin ang mundo sa kanila. Dahil sharing is caring. Charis. Hanggang sa muli! Tignan mo to, uuwi na ako, uuwi na rin yung magjowa oh. Entende.